Okay mga lods, magbubuo na tayo ng Supremo na nag-DIY change oil na, biyak yung crankcase. Ilagay ang main drive at ang countershaft, linisan. Ito nga pala yung nag-DIY na nag-change oil. Ilagay yung shifting fork. Yung pareho ang sukat na malaki, may tandaan yan, left and right yan. Ang right yung sa ilalim, ay ang left ang sa ilalim at ang right ang sa itaas. At ay yung maliit ay yung center. Sa center yan, no? Sa may main drive, yon ang shifting drum, ilagay yan, install na yon. Siguraduhin nakalapat, lapat ng maigi para swak na swak yung shifting fork at hindi ito mabingi. Okay, lagyan ng pin, lagyan na yung pin mga lods. So, hinahinay lang. Okay. At ikutin. Itugma yung isa pang shifting fork, yung sa center, at ilagay na rin yung pin. Alright, mga lods. Yun. At ikutin. Tignan ko nagpi-play hanggang sa mag-abutin ng shifting drum sa pag-ikot yung magkabilang dulo nila, yung sagadaan. Pag inabot yung ikot, okay na yun. Ibig sabihin, okay yung paka-install. At ilagay ang crankshaft assembly, yung sigunyal. Yan. Dali lang yan mga lods. Ikutin at siguraduhin nakalapat ng maigi. Alright. Yan. At lagyan na ng gasket maker. Yung tama lang na gasket maker. Nga pala, ang Supremo nga pala ay wala siyang paper gasket sa gitna. Kaya gasket maker na nilagay dyan. Lagyan ng oil para okay yung smooth, para hindi siya magkaroon ng wear and tear pag umandar na, kasi hindi pa dyan magsisirculate yung langis. Yan nga pala yung pinaremedyohan natin, no? Pinapilapan yan sa sursugon, kasi yan yung nagbiyak ng pag-DIY nila ng pag-change oil nila. Nagkamali yung ikot siguro kaya nabiyak. Yun, ilagay na yung kabilang crankcase. Palapatin, swak na swak yan, kunting pukpuk lang swak, at ilagay na yung mga 10mm na bolt. Nga pala, 10mm ang bolts ng mga crankcase bolt. Higpitan ang 10mm, matibay siya kasi pinalaki yung mga bolt. Yung holder ng bearing ng sa crankshaft, sigunyal, para smooth ang ikot ng sigunyal. Kasi kung hindi mo yan mailagay, maganit ang ikot niyan, hindi yan pwede. Dapat ilagay yung mga holder ng bearing, kasi yung bearing niyan ay may uka dun sa loob, yun ang kinakapitan niyang mga holder na yan, para sa magandang ikot ng sigunyal, hindi siya tumabingi. Yan, tinitesting natin sa pag-ikot. Yun, smooth na siya. Pag nakompleto na yung holder ng bearing, yan, 10mm ang bolts niyan mga lods. Yan, 10mm ang mga bolts niyan. At higpitan, ilagay yung 10mm na bolts at higpitan mga lods. Yan, higpitan na. Okay. After mahigpitan mga lods, yon. After mahigpitan, testingin kung okay ang play. Okay naman siya mga lods. Doon naman tayo sa kabila magpo-focus. Yan, sprayhan. Ilagay yung shifting star, yung pin muna. Bago yung shifting star. Yan pala stopper cam. Iangat ng konti para may pasok yung pin ng shifting star. Yan. Alright, mga lods. Yan, ilagay yung shifting star. Shoutout nga pala kay Mamerto Calayo. At si Maria Del Santos. At Fred Emerson Camacho. At yung mga iba pa na hindi na natin na siya shoutout. Shoutout nga pala sa iyo. Yan.
10 mm nga pala ang bolts ng shifting star na yan. Shifting indicator o kahit anong tawag dyan. Basta yun. Yan ang dahilan kung bakit nag-ship ang kambyada ng isang motor. Yan. After mahigpitan. Yan. 10 mm nga pala yan mga lods. Okay. Yung tama lang na higpit para hindi ma lustrid yung mga ano. Yung bolts. Yun. Ilagay na yung shifting arm. Yung arm para o kaya shifting selector mga lods. Ihi yan. Yung kick shaft assembly. May guide yan mga lodi at konting paikot lang para maipasok yung spring dun sa may butas sa guide niya rin para tama palapatin maigi yung ano ang sa dulo niyan ay may guide yan kaya hindi naman yung idle gear washer muna mga lods at idle gear okay mga lods yung konya ng drive gear o drive gear spacer muna pakalagay ng kunya. Yun. At yung drive gear spacer, ilagay na rin, mga lods. At yung collar ng clutch housing. Ilagay na rin yung circlip ng idle gear, mga lods. Huwag kakalimutan yan. Yun. Alright. After na mailagay, hanapin yung drive gear o pinion gear. Ilagay na rin kasi may guide naman yan. Yung kunya na nilagay natin, parang may uka siya para sigurado yung ishoot doon at ilapat. Yung clutch housing mga lodi. Ilagay na rin ang clutch housing. Yun. At tanggalin yung mga konti-konting alikabok. Pero dating nalinisan na yan mga lods. Nalinisan na yan. Assemble na yung clutch lining, clutch lining, plate, clutch lining, plate. Okay lang yan ang plate. Kahit magkabalik-baliktad, wala yung problema yan. As long na tama yung pagkakasunod-sunod ng paglagay. Yan, plate, clutch lining, at yung clutch bush. Yan. Clutch hub pa lang linagyan yan. Yan, clutch bush. At install na sa clutch housing, mga lods. Inisprehan muna. Inisprehan. Install na sa clutch housing. Yon, siguraduhin nakatugma yung mga parang ano niya, guide. At may washer dyan at yung castle nut. Alright. At yung rotor pump, oil rotor pump, bomba ng langis. Yan, washer at yung castle nut oil. Yan, ilagay na. At higpitan. Huwag kalimutan hindi mahigpitan. Importante yan. Okay, pneumatic wrench ang ginagamit namin. Yan, yung tama lang. Pati ang clutch housing. Higpitan na rin. Okay. At yung spring ng clutch release yon at yung linalagyan ng clutch release bearing yan higpitan ang 10 mm na bolts mga lods yan after mahigpitan yung pindawil dalawa at yung gear ng bomba ng langis uli yan yung gasket ilagay yung gasket at yung cover ng rotor pump oil rotor pump yung screw bolt tatlo at higpitan mga lods yan alright at yung cover yan siguraduhin nakalapat lalapat lang talaga yan basta tama yung pagalagay at yung mga 8 mm na
bolts. Yan. 8mm yung holder muna ng sa lining at higpitan na mga lods. Yan. Higpitan mga lods. Sa kabila naman tayo. Yan. Sa kabila. Alright. Ilagay yung stopper ng rubber guide tensioner. Yan. Yan yung nag-hold ng rubber guide tensioner. 10mm na bolts yan. Yan, mga lods. At yung timing chain. Ilagay yung timing chain. Yan, sigurado yung nakalapat. Yan. Okay, right, mga lods. At yung shifting indicator, ilagay na rin. Lagyan ng gasket maker at konti lang bagya at 10mm na bolts niya. Alright, mga lods. Yan. At yan, ilagay yung 10mm at higpitan na rin mga lods. At yung oil seal ng shifting ship, gear ship oil seal at engine sprocket oil seal. Yan. Ang engine sprocket oil seal ay pareho lang rin yan ng sa TMX. Pareho lang sila. Yung base gasket at i-assemble na rin yung piston kit. Wala naman problema yan dyan kasi nabiyak lang eh. Kaya hindi naman yan kailangan palitan kasi okay pa yan. Hindi pa yan umuusok. Kaso maglalaki talaga ng gasket. Obligadong magpapalit ng gasket para malinis. Okay. At hindi mag-leak. Ilagay na yung pin. Ganyan nga palang pag-install ni Master. Yan. Pukpukin ng dahan-dahan. Alright. Lagyan muna ng basahan para hindi mahulog yung lock. Yung piston pin lock. Ayan. Ikutin ng hanggang mag-top dead center. Oops. Ikutin hanggang mag top dead center para naka-timing siya mga lods. At ilagay yung isang rubber guide tensioner. Yun, note mo pala rubber guide tensioner muna bago cylinder gasket. At cylinder gasket at ilagay na yung cylinder head mga lods. Yan. After malagay, hilahin yung timing chain at yung rocker arm assembly na. Yan pala, buo pala yung binabaklas kasi hindi naman magpapalit ng valve seal. Yun, buo at install na. Sigurado yung naka-top dead center, may bilog yan. Ang bilog dapat nasa taas at yung dalawang guhit ay nakabalagbag. Yan. Higpitan na yung nut. Nut ng cylinder head. Oo. Yan. Higpitan. Tama lang na higpit mga lods. At i-tune up na rin. 8mm ang intake at ang exhaust ay nasa 10mm. 0.10mm, 0.8 ang intake. Yan, higpitan ng bahagya at tama. At yung dalawang 8mm na bolts rin sa gilid, yung pinakasuporta ng engine, ng head. Yan. Alright. Tamang higpit lang, mga lods. At yung tapet, cup tapet. Lagay yung o-ring. Okay pa naman yung o-ring. Ilagyan ng gasket maker at higpitan yung 10mm na bolts. Yun. Alright. Okay na mga lods. Iakyat na lang yan sa makina. Sasalpak na lang yan sa chassis para alright na. Umandam. Kilata. Paminura lang. Okay na mga lods. Yan o. Kaso nga eh. Pag nag-hulbot ng o-ring. Eh, hey, dapat mo kalaw dito naman ako. Bukasan mo pa. Kalang kabo. Yan ah. No. Remedyohan na. Dapat mo sa... Pinil apan pala. Pinil apan siya. Pinakalaw. Yan. Okay na. Wala na siyang tapas. Oh, okay. Ano mo?